Dadako na po tayo sa ating Sunday School. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun. May tao dito. Good morning po. Good morning sa ating lahat. At itutuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa series of our study on the measure of a family. And the family we're talking about here is the Christian family. Meron po tayong 12 lessons dito and we are now at lesson number 2. Ang lesson number 2 po natin ay the home, its Christian distinctives. So may we refer back to our text, Ephesians chapter 5, yung ilang verses na lamang po ang ating basahin dito, no? Verse 22 hanggang verse 26. And then chapter 5, verse 22 to verse 26. And then chapter 6 from verse 1 to verse 4. Ephesians 5, 22 to 26. And then chapter 6, verse 1 to 4. Tawag po tayo ng isang couple, Brother Mike and Sister Aileen. Can you please lead the men and the women in reading? The passage. Ephesians 5, verse 22 to 26. And then chapter 6, from verse 1 to 4. Okay. Ephesians chapter 5, verse 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Chapter 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Thank you, Brother Mike and Sister Aileen. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na kataas-taasan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin sa iyong araw na ito, the Lord's Day, upang ang aming mga attention, Panginoon, ay ma-focus sa iyong banal na salita. Sa bahaging ito ng Ephesians chapter 5 and chapter 6, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa aming pag-aaral, ang iyong banal na espiritu ang siyang maging aming guro na magbibigay ng liwanag sa aming mga espiritual na mata upang makita namin ang iyong mabuting kalooban para sa isang institusyon na ikaw ang nagtatag, Panginoon, ang institusyon ng pamilya at pag-aasawa. Nihiling po namin, Panginoon, na ang mga katuruan mong pong ito, matutunan namin. Ang ibang mga ito ay na pag-aralan na namin in the past. And we pray, Lord, that we will be clearly reminded of the principles you have set forth for a Christian family. Dalangin po namin ang lahat ay maganap para sa iyong kaluwalhatian. Kaya naman po, Panginoon, kami ay humihiling ng iyong banal na espiritu ang siyang mag-empower at magbigay sa amin ng infilling upang makinabang ang aming espiritu sa pag-aaral na ito. Patawad po, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, ito po aming dalangin. Amen. Okay. So, the home, its Christian distinctives. Sa ating lesson na ito, dalawa ang layunin natin. Una, upang ating malaman at maunawaan kung ano ang
Kristiyanong pamilya na kakaiba siyang social unit in the New Testament world. Pangalawa, upang ma-differentiate, maipagkaiba o maihalintulad ang Christian homes from pagan families. At makita natin ang malaking pagkakaiba nito. So, tulad ng nabanggit natin ng nakaraang linggo, yung mga historical records written by secular men ay naghahayag ng iba't ibang klase ng pamumuhay ng pamilya. At kung ano ang nauuso sa isang panahon, yun ang maglalarawan kung paano kumikilos, kung paano nag-ooperate ang isang pamilya. In other words, base sa mga records na ito, nabago ang klase ng pamumuhay ng mga pamilya dulot ng pagbabago sa kanilang mga kapaligiran. Pero ang tanong, ang pamilyang itinatag na ating Panginoon ay dapat nga bang maimpluwensyahan at madala ng mga pagbabago sa paligid na tinatawag nating modern changes sa ating lipunan, at ito ang maging batayan at mga prinsipyo at practices na dapat makita sa isang pamilyang Kristiyano. At this point, we said that it is the Bible, the Holy Scriptures, that stands as the best source of our information for principles and for practice within the family and with the relationships of different families, no, that compose a community, especially that compose a local church. So, tulad ng nalaman natin na pag-aralan sa lesson number one, the Christian family was to function as the church in miniature. So, yung non-Christian family represented the world in miniature. So, that is the contrast, no? Dahil church in miniature, so it presupposes or it is under the knowledge na ang prinsipyong ipinatutupad sa loob ng pamilyang ito, Christian family, ay nagtutugma sa mga prinsipyo at katuruang ipinapahayag at ipinapatupad sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. That's why we say the maturity level of a local church is reflects the maturity level of the individual family units. We cannot disassociate yung kalidad ng local church sa kalidad ng pamilyang bumubuo nito. Local church, the congregation of the believers of the Lord Jesus Christ and the families that compose them, they reinforce what is happening in their respective spaces, no? In their respective places. So, dahil tinutukoy dito ay parehong tao na bumubuo ng local church at bumubuo ng pamilya. So, kaya ito po ang ating makikita rito. And the maturity level of the world system, morality level of the world system reflected the morality level of the families that made up the world, that world. Kaya nga po, no, may nalikhang isang awitin na ang title ay We Are the World. We Are the World. And I don't think a Christian would be peaceful in his heart and would be joyfully singing that song na itong We Are the World, because we do not identify with the world. Christian families should not identify with this dark and evil world. So, sa kapahayagan ni Apostle Paul, ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Apostle Paul, ay itinala o dinescribe niya itong universal situation. What is happening in the world, no? Bagamat siya ay nakatungo lamang sa ilang mga lugar, subalit ang kanyang presentation ng kondisyon o kalagayan ng mga tao ay pang buong mundo, dahil pare-pareho ang kalagayan, ang estado
ng human persons, no? So what characterized the pagan communities and consequently its family units? Nabasa po natin sa Ephesians chapter 4 verse 17 to 19 ang mga binabanggit dito. The people were darkened, alienated, or separated from God, and therefore they are ignorant of the things of the Spirit of God. And they were hardened or blinded by the prince of the power of the air. You can see that in Ephesians 4:17 up to 19. At ang resulta nito, ang kanilang pamumuhay, with this condition, the result or the outcome in their lives is characterized by futility or vanity, insensitivity, sensuality, and impurity. Yaan ang kalagayan ng mundo as described by Apostle Paul with the Holy Spirit guiding him. So, sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, tunghayan natin ang listahan ng sinabi ni Apostle Paul na kondisyon, no? Sabi, in the perilous times or difficult times. So sabi rito, verse 1, this know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. So makita natin, mayroon ding binabanggit dito ng mga tao, outwardly ay ginagawa na sa tingin mo ay tama, pero inwardly ay they do not possess the Holy Spirit. And therefore, they are not really of God's family. Ang sabi ng Panginoon ay, from such, turn away. At isama rito sa mga conditions dito ng tao, itong isang binabanggit na disobedient to parents. At sabi nga natin dito, this attitude or this rebellious spirit ng disobedient to parents ay hindi lang limitado sa parents, kundi to all people in authority. Kaya makita natin, ang mga tao ngayon ay madali na sa kanilang magpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon at hindi pagsunod sa mga authorities na itinilaga ng ating Panginoon. Authority sa pamilya, sa eskwelahan, sa kumpanya, sa pamahalaan. Lahat ng mga institutions, makita natin itong rebellious spirit na ito working in the hearts of men. So, disobedient to parents, closely linked or connected to our discussion in this lesson. So, ito nga po ang apat na puntos na ating tinatalakay. The general guidelines for the family, special guidelines for the family, God's unique plan for the family, and the bridge to the world. Given that context, given that condition, Apostle Paul, led by the Holy Spirit, wrote to the Christians in Ephesus, and not only to Christians in Ephesus, but also in other places, Thessalonica, Colossae, Corinth, and so on and so forth. The message of Apostle Paul is the same. And that is, when he described human nature, when he described man in his natural state, ay kahabag-habag, no? At everything is in opposition to what the Lord demands, what the Lord commands, no? So ito yung sitwasyon, kaya ang sabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano ay umiwas sa mga ganitong klaseng mga tao na pamumuhay, and therefore nagbigay siya ng positive instructions. At ito nga yung instructions ni Apostle Paul sa pamilya.
And kaya ito yung general guidelines, special or specific guidelines. And then in connection with these guidelines ay yung pundasyon, the unique plan for the family that God instituted or established. So, in the light, dito is sa general guidelines natin, in the light of the conditions that existed in the average non-Christian family, what was to be true of the Christian family that lived in the midst of the pagan world? During the time of Apostle Paul, ganun ang sitwasyon. It was even more evident dun sa kanyang pinuntahang mga lugar na ito. And si Apostle Paul was so concerned about the Christians and the Christian family. Kaya naman, nagbigay siya ng specific instruction. Ito nga pong binasa natin sa Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang chapter 6, verse 4. So, ang sagot ni Apostle Paul dito sa mga nabanggit na descriptions, no? Ang sabi niya, the Christians should always refer back to the new position that he has in Christ, in the Lord Jesus Christ. That Christians are always reminded that we are created in righteousness and through holiness. Let's go to Ephesians chapter 4. One chapter before dun sa text natin. Verse 20, ano pong sabi? But ye have not so learned Christ. Yung verse 17 to 19, ito yung binanggit natin kanina, kung ano ang kondisyon ng mga tao, the natural man. No? Sabi niya na, ni Apostle Paul sa verse 20, but ye have not so learned Christ. At if so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus, kung totoong tayo ay naturuan kay Kristo Jesus at namumuhay ayon sa katuruan ng Panginoong Hesus Kristo, verse 22, ang sabi ni Apostle Paul, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. So, dahil tayo kahit ligtas na sa kay Kristo Jesus, we still have this old sinful nature within us. At ito ay tumutuligsa o kumaklaban dun sa divine nature or the new nature that the Lord has given us. So, a Christian has two natures at itong two natures na to ay parating in conflict with each other. At kaya pinaalalahanan ni Apostle Paul na kung ang isang Kristiyano ay magpapabaya sa kanyang buhay espiritual, it will be the old sinful nature that will be manifested in his life, yung effect or the law or the power of the old sinful nature will be manifested in the life of that person. Ibig sabihin yun ang mangingibabaw sa kanyang pamumuhay. Kaya sinabi ni Apostle Paul, put off the concerning the former conversation, the old man. Kaya sabi rin ni Apostle Paul, mortify the deeds of the body. Itong gawain ng old sinful nature, ito ay dapat ay hindi ma-manifest na sa ating buhay o makontrol. How can it be controlled? Sabi, mortify. Mortify is to make it, not to feed it to the point that it will die. That is to mortify. Huwag mong pakainin upang siya ay manghina at siya ay mamatay. So, sinasabi ni Apostle Paul dito, yung putting off is similar to his instructions to mortify the deeds of the body. So, hindi lang naman putting off ang sinasabi. How is the old man described here? Corrupt according to the deceitful lusts, consistent with what is stated in verse 17 up to verse 19. Sabi sa verse 23, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So putting off and putting on. Putting on the new man, meaning in other words, no? Putting on the new man is being walking in the Spirit or being filled with the Spirit in other places of
of the scriptures. So putting on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. This is referring to the Holy Spirit that resides in our hearts. Kaya kung ang isang mananampalataya ay filled with the Spirit, then ay hindi mamamayani itong old man, which is corrupt with deceitful lusts. So, sabi ni Apostle Paul, be reminded, remember your new position in the Lord Jesus Christ. And therefore, having that new position in Christ, being sanctified, being regenerated and sanctified in Christ, ay hindi na dapat maging katangian ng isang mananampalataya ang mga maruruming bagay na binanggit. Pati na sa 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to verse 5. And then, secondly, is traits believers should practice. Na dapat merong mga manifestation itong new positions na to. Sabi nga ng Panginoon, by their fruits, ye shall know them. So, these fruits are manifested in terms of traits. So, sabi rito, the trait of honesty. Tuloy po natin. So, verse 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor. Being or having that new position in Christ, then a person or a Christian should be living in honesty. And then, self-control. Verse 26, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. In other words, ay pati na rin yung pagiging yung quick-tempered na binabanggit din sa 1 Corinthians chapter 13. If we are to relate to certain issues, we relate to other people, pero let us not allow the situation to put us in a condition that we will be committing sins before God in our thoughts, in our words, and in our actions. Third is integrity. Verse 28, ano pong sabi rito? Let him that stole steal no more, but rather let him live or working with his hands. So, life of integrity na kay may nakatingin sa atin o wala, we will be consistent in what we do right, whether there are witnesses or there are no witnesses, we are to do what is right before the Lord. And then diligence. Yung sinabi rito, working with our hands. With His hands, the thing that which is good. And then next is to be unselfish. Yung sinabi rito, that He may have to give to Him that needeth. So, konektado, let us be industrious, let us work with our hands, and so that we will have resources that we can help other people with. No? And then, so verse 29, discretion. So verse 29, binabanggit dito, let no corrupt communication proceed out of your mouth. But then, make our words be edifying. Ang sabi dito, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So yung ating ding pananalita ay magdulot ng tulong sa ating kapwa. Concern. And then sensitivity to God. The last verse. And grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed unto the day of redemption. So we need to be, ito nga yung isa sa mga pinag-aaralan natin every morning worship service, the ministry of the Holy Spirit, and now the series on that portion on the sins we commit against the Holy Spirit. So sabi, as a believer in the Lord Jesus Christ, we should be sensitive to the leading of God, particularly the Holy Spirit. And then,
Itong instructions ni Apostle Paul na binanggit sa binasa natin, Ephesians chapter 4, though it is addressed to the church, these instructions are equally applicable to the families or the family units that compose the local church. So, he also had some special things to say to the family members in particular. Aside from those general guidelines for the family, here are the special guidelines. Ito nga yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 5. So, four significant relationships. The first, wives to husbands. Ang instruction ng Panginoon, sa nabasa na kanina ng kapatid na Mike and Sister Eileen, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So, verse 22. And next, husbands to wives. Husbands, love your wives as Christ also loved the church. In verse 25. And then the third is children to parents. The instruction is, children, obey your parents in the Lord. Kadalasan, nalilingat tayo ng pansin kapag ang isang anak lumaki na, nagkaroon na pamilyang sarili. Pag binabasa ito, children to parents, children, obey your parents in the Lord, ay putol na ang paningin. Siya na yung parent, tapos yung anak niya, children. But that parent is also a child to another parent. So minsan yung connection na yon nawawala na sa atin, sa ating pananaw, sa ating paningin. No? Let us not cut it off. We are also children of our parents, our living parents. So we are also subject to them and we have to obey them in the Lord. And then, fathers to children. Fathers, provoke not your children to wrath. Sabi sa, this is chapter 6, verse 4. Sorry, hindi na correct yung ano. It is chapter 6, verse 4. Provoke not your children to wrath, or do not exasperate, do not frustrate, do not discourage your children. Yun ang sinasabi dito sa chapter 6, verse 4. So, important things that we need to clarify dito sa mga words na ginamit in relation to the four significant relationships. Nakita natin, ginamit yung word na submit para sa wives toward husbands. Tapos, yung love, ginamit sa husband towards wives. And then, obey, ginamit sa children towards parents. And then, provoke not children to wrath, fathers toward children. We might be thinking that pagka ang usapan ay submission, para sa wife yan. Pag usapan ay tungkol sa love, ay para sa husbands lang yan. But generally, ito pong word na submission, love, obedience, giving honor, and the concept of nurture with patience are not used exclusively and respectively with wives, husbands, children, and fathers. In fact, tingnan po ninyo yung previous verse sa Ephesians chapter 5, previous verse nung binasa kanina, sa verse 21, Ephesians chapter 5. No? Sabi rito, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ang ina-address dito ni Apostle Paul ay ang mga mananampalataya sa iglesia. Submitting yourselves one to another. So, submission is not only for the wives, but it is also for everyone. Kaya lang, itong sinasabi sa submission na ito ay in the context of the family on how the wife should relate to her husband. Kung paano magkaroon ng maayos na relasyon at pagsulong ang pamilya as they obey the instructions and the will of the Lord for them. So, makikita natin, actually, hindi natin yung hahalukayin ng maigi itong mga meaning ng mga words na to, because there are particular lessons wherein we will dig deeper on these concepts of submission, love, and so on. Kasi many, not only women, but also men, have wrong notion of what submission is.
Pag sinabing wives, submit yourselves unto your own husband, ibig bang sabihin, isipin ng asawang babae, ibig bang sabihin nito, hindi ako pwede magsalita? Ibig bang sabihin nito, hindi ako pwede mag-express ng aking nasa isip? Submit ka lang eh. O, di ko ano sabihin ng asawa mo, makinig ka lang. Yun ba ibig sabihin ng submission? We will tackle that in lesson number 3. Kaya dumating po kayo next Sunday. Hopefully, we'll be starting with that lesson. So, yun sa context ng submission. And then love, hindi lang naman ang asawang lalaki ang dapat magmahal. Because sabi ng Panginoon, love one another. No? And that instruction of the Lord covers even the place of the home. Love one another. So, pero ano ang ibig sabihin nitong love, husbands, love your wives as Christ loved the church. So, and children, obey your parents. Ibig bang sabihin ang mga anak lang ang aasahan natin na sumunod at magbigay ng honor or respect sa mga parents. Are parents also expected to respect their children? Di ba kailangan din ng pagre-respeto sa mga anak? Especially that these children are also the children of God. So sinabi nga, all Christians are to submit one to another. Nabanggit ko na kanina, Ephesians chapter 5, verse 21. And all Christians are to walk in love, sabi naman sa Ephesians chapter 5, verse 2. And then, so, all Christians are to obey and honor those who are in position of authority. So, yung binabanggit kanina ng mga words na yon, submit, love, obey, honor, nurture, lahat yon are used to describe relationships among all members of the body of Christ. So, all Christians are to obey and honor those who are in position of authority. And since the father and the mother are in positions of authority, then they should be honored and respected. Yan ang binanggit sa Hebrews 13:17, people or those persons in authority, and 1 Thessalonians 5:12-13. And those in authority in the church are not to lord it over those who have been entrusted to them, but be examples to the flock. So ganun din, yung nurturing, yung caring, showing concern nung fathers dun sa kanyang children, itong konseptong ito ay applicable din doon sa lahat ng mga tao na occupying certain positions of authority. That means the authority should be exercised with loving concern toward people that are covered nung authority na yon. That is in 1 Peter chapter 5, verse 3. So, we Christians are all to avoid discouraging each other, and we're all to teach and admonish one another. So, hindi lang fathers to children, provoke not or discourage not, exasperate not, or irritate not your children, but that is applicable to all Christians. We are instructed to teach and admonish one another. So, since the home is the church in miniature, this means that husbands are also to submit to their wives. Wives are also to love their husbands. Children are to love and submit to their parents. And both parents are to be sensitive to their children. So, if these words can be used to describe all relationships in the family, bakit binanggit ni Apostle Paul, wives, submit yourselves unto your own husbands? And then, husbands, love your wives as Christ loved the church. Kung applicable naman pala para sa lahat yan, bakit ito ang flow ng instruction ni Apostle Paul? So, concepts, apply these concepts specifically to describe certain relationships in the home. There are two basic reasons, no? Number one, there is a need to emphasize these functions at this time because of the cultural conditions and pressures in the New Testament world. Now, we will go back again doon sa sitwasyon sa paligid ng iglesia sa kapanahonan ni Apostle Paul na hindi rin naman nagkakalayo sa atin, no? Sa kapaligiran nitong
local churches na ito at ng mga pamilyang Kristiyano ay ang klase ng pamumuhay ng ibang mga pamilya. At ang sinasabi ni Apostle Paul, hindi kayo nararapat na maging ganyan ang klase ng pamumuhay. Because you are now in the new position in Christ. You were snatched by the Lord from evil and the evil and dark evil world into His marvelous light. So dapat, sabi ni Apostle Paul sa mga mananampalatayang ito, itong katuruan ni Kristo, ito na ang ating dapat ipamuhay. So there should be a distinctiveness of this Christian family as compared with other families, pagan families, sa kanilang kapaligiran. And next is, in God's plan for the family, these functions take on particular significance. Yan po, yun, ang punto ni Apostle Paul dito. Dahil mayroong mga scriptural foundations kung bakit binanggit ni Apostle Paul, wives, submit yourselves unto your own husband. Also, there are scriptural foundations bakit sinabi ng Panginoon through Apostle Paul, husbands, love your wives as Christ loved the church. And there are at least two reasons dito sa these functions take on particular significance. Una, theological or biblical reasons. Since creation, God has established certain specific roles for the family members. Simula nung nilikha ng Panginoon ang mundong ito at ang pamilya ay in-established ng Panginoon. Siya kasi ang author nito, no? So binigyan niya ng kanya-kanyang roles itong mga miyembro ng pamilya. At God created man first. And therefore, sa lalaki, iniatang ng Panginoon ang responsibilidad, no? Upon his shoulders, greater responsibility for the affairs of the home. The husband will be accountable to God for his wife. I think a brother shared with me na maganda ang nabanggit ng kapatid na ito. Kapag sa relasyon ng isang lalaki at babae, yan ay may mag-asawa o kaya magkatipan, kapag hindi maayos ang kanilang pagsasama, no, o pagrerelasyon, most of the time, no, mostly ito ay dahil sa pagkukulang ng lalaki. Kasi nasa lalaki yung responsibilidad na ito na dalhin ang relasyon sa maayos na kondisyon. In other words, sa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. I don't know. Siguro i-share ko po. Malayo na ang narating na karanasan ng mga ano natin dito, mga tatay at nanay na itanong ko during the first time that we the first time that we began this this series of study, tinanong ko yung mga couples, how many years are you already as husbands and wives? May nagsabi 28 years, may nagsabi 30, and so on and so forth. Maraming taon na, no? Iba ay more than 30 years, more than 40 years, no? Ako ay wala pang taon. Pero ito po lang gusto kong i-share na sa aming dalawa na ng aking irog, madalas din po, hindi pa kami kinakasal, no? May awayan na. And I think you can relate with me, yung mga may asawa, no? Nagaano. Ito lang po ang na naging karanasan namin. When we started the joint morning devotion na magkasama kami, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagpapalitan ng ano ng naunawaan, naintindihan mula sa pagbasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. We have been doing that once a week, no? And I noticed, and I think she noticed. Na-notice mo ba, sister? She and I noticed na, aba, mukhang na, yung mga problema, yung mga alitan na, yung sagutan na mga, kasi sabi nga po, dalawang tao yan, magkaiba ang isipan,
magkaiba ang background and so on, tapos biglang magkikita, magano. Magka-class talaga, no po? Magka-class yung pag yung kaisipan and so on and so forth. But kapag ano pong meron? Makinig lang po. Okay. Kapag this is what we learn. When we submit ourselves to the Lord in His instructions, no? Yung maraming mga dating problema, madaling mapagkasunduan, madaling mapagkaunawaan, at and the relationship is growing and maturing. So, most of the times, we pray, Lord, make our relationship grow, mature, and so on and so forth. Pero kung wala kasing interaction or engagement with the Word of God na magkasama, napakahirap. Parang yung prayers ay umaabot lang sa bubong, hindi umaabot sa trono ng Panginoon. But we pray, but along with prayer is the knowledge and the act of submitting to the authority of the Word of God. And you share with each other the blessings from the study of the Word of God, what you learned, what the Lord has revealed to you or impressed in your heart and in your mind. So ito yung, and I believe you will agree with me, kayo na mga may asawa, mga asawang lalaki at asawang babae, during times when you are in the peak of your spiritual relationship with the Father in heaven, ay napakasaya rin ng inyong relasyon bilang mag-asawa. So let us not put the Lord aside and we try to fix things na, Lord, diyan ka lang sa tabi habang kami nag-aayos dito kung paano namin maiayos itong problemang ito. No, it will not be fixed. It will not be settled. The Lord should be on top of that relationship and each one should submit and should consult the Lord. Lord, what do you want us to do? Lord, what do you want us to agree on? And so forth. So, lalaki, yung lalaki ang may mabigat na responsibilidad para sa relasyon sa loob ng tahanan. So, God gave parents authority over children. Now, parents to children, ang mga magulang ang may malaking responsibilidad, accountability before God sa kondisyon o kalagayan ng kanilang mga anak. Kaya naman, bukod sa yung mag-asawa, will jointly study the Word of God, kasama rin dapat ang mga anak. Children, at their very early age, should be exposed to the Word of God. In fact, meron akong alam ng mga kapatiran, nasa sinapupunan pa lang yung baby, nakakarinig na ng sermon, nakakarinig na ng music, Christian music, and so on and so forth. No? Kaya, I believe, no? Nung isinilang ang bata ay hindi masyadong ano, maligalig. Because the teachings from the Word of God ay sa sinapupunan ng nanay, narinig niya rin yun. No? Yung mga music na magaganda, edifying, glorifying to God and edifying to the saints na kanyang na-i-imbibe. No? So, authority. There is a place for authority in the Christian home. At kung merong authority, nasa kanino naka-reside ito? Hindi naman pwedeng lahat. Dahil sabi natin, we are all Christians. Man, sabi ng Bible, there is no male, no female. Totoo, equal yan sa paningin ng Panginoon. Subalit, may kanya-kanyang role. And when the Lord exacted accountability to man, binigyan niya rin ng responsibility, authority ang lalaki upang magampanan niya yung accountability na dinidemand ng Panginoon sa kanya. Remember, it is not the wife who will give account to the Lord for her husband. It is the husband who will give account to the Lord for his wife. No? Kaya siya ang may responsibilidad or responsibility dito.
And then the second one is psychological reasons. The science of psychology daw kasi, the primary object is the human nature and how this nature responds or how it is expressed in thoughts, in actions, and in feelings. No? Tayong mga tao ay may make-up na ganito. Nakakapag-isip tayo, nakakadama tayo, at nakakagawa tayo ng mga bagay. Kung paano tayo mag-respond sa mga nagaganap sa ating paligid, yun daw yung within the realm of psychology. And that's part of our makeup as human beings. And though there are laws to this, kaya halimbawa, di ba, there is predictability in the way human will respond to certain events. Like for example, loss of a loved one. Paano ka mag-respond? Predictable ang response ng human beings and even animals. Eh, makita nyo, when a loved one is lost, when a loved one dies, the response, aasahan mo na ang response, magmumourn siya, malulungkot siya, and so on. And that's the psychology of man. So sinasabi lang dito, there is psychological reasons inherent in God's ordained functions for husbands and wives and parents and children are also psychological laws. Yung the way we respond to events or happenings around us, human nature. So ang mga secular people, learned people, sabi, when they study psychology, they look at the human nature, study it, and limited doon, ano? Yung sinasabing naturalism and positivism, yun ang kanilang framework ng pag-a-analyze, ng pagkilos at pag-respond ng tao sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Respond sa kanyang kapwa-tao o kaya mga events na nagaganap. Pero ang Christian psychology do not just look at the human nature. Kasi yung human nature, as we all know, is a fallen nature, old sinful nature. Kaya ang response niya is consistent to his natural being. Sabi, pag ikaw ay sinaksak, eh di gumanti ka rin. That's human, that's the response of a natural man. To get even, di ba? Pero, ang sa loob ng pamilya, itong psychological laws na to, ay ma-observe din. Kaya ang sabi ni Apostle Paul dito, yung performance nitong kanya-kanyang roles should take into account this psychological laws. No? Kaya kinakailangan, sabi, yung God's theological statements, the first reason, when interpreted correctly, will normally work in harmony with the psychological nature of man. Kapag itong theological statements na to, yung instructions ng Panginoon, naunawaan ng maayos, of course, under the impression and the teaching of the leading of the Holy Spirit, kapag yan naunawaan at yan ay in-apply doon sa ating buhay na kung paano tayo mag-react, magiging mas maayos daw ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang nangyayari kasi is that itong instructions of the Lord, which is stated here as theological statements or biblical principles, kapag ito ay hindi sinundan at hindi nagpasakop ang isa o dalawa o ilang miyembro ng pamilya at mangibabaw itong psychological laws na to na controlled by the human nature. Kaya nga may put off and put on tayo kanina, di ba? So kung nangibabaw itong old sinful nature na ito, ay, grabe ang magaganap sa loob ng pamilya. Yung maliit na problema, lalaki. Yung simpleng problema, lulubha. Because there's no putting off there. The old man is on top of the situation. Nangingibabaw at ang mga pagre-relate dun sa kapwa, miyembro ng pamilya, ay hindi nagiging maayos. So,
yun ang scripture reasons for giving these specific guidelines related to the roles of the members of the family. So, when these theological and psychological laws are violated, man cannot reach his complete potential in terms of inner security and happiness. So, thus, what Paul says to family members is for our benefit. As much as is possible, he wants us to be fulfilled people. Just like what the Lord wants, to enjoy our position in the Lord Jesus Christ. Hindi ibig sabihin, wala nang problema, kundi in the midst of problems, we are able to go through these problems obeying the ways and the will of the Lord. So that pag nalalampasan itong mga pagsubok na to, when we look back, we see the lessons that the Lord has taught us doon sa mga dinaanan ng pamilya at naranasan ng bawat miyembro ng pamilya. So, makita natin the concept of caring for one another, loving for one another, obeying and respecting, honoring those in authority. Yan ay mapapractice kapag ang bawat bahagi ng pamilya ay magkakasama at pati sa pagharap sa mga suliranin magkasama, pati sa pagganap ng solusyon under the guidance of the Holy Spirit, sama-sama. So kapag nakakalampas sa isang pagsubok at lahat ng mga miyembrong ito ng pamilya will be looking back, each one of them will be sharing the goodness of the Lord, will be glorifying the Lord for how He has led them, guided them, and delivered them from these troubles. Diba, yun ang isang napakagandang moment sa isang pamilya that you can sit down together and recall and count the blessings that we received from the Lord. Okay, so it's 10 o'clock. I thought matatapos po natin. Yung kasunod po kasi nito, God's unique plan for the family. May mga ilang katanungan lang dyan or bakit wife has to submit to her husband has to love his wife, children obey parents, and fathers or parents provoke not their children to wrath. Merong mga apat na kadahilanan as part of the unique plan of God for the family. Tayo po ay magsara sa isang panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na ginabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. At nawa, Panginoon, ay may natutunan ang bawat isa sa amin mula sa iyong mga instructions. Alam ko po, Panginoon, na sa mga nagdaang panahon, marami na po kayong itinuro sa amin. We need to be reminded, we need to be refreshed of your teachings to us, Lord. Dahil marami kaming nakakaligtaan sa buhay na ito, Panginoon, sa dami ng aming mga concerns, sa iba't ibang roles na aming ginagampanan. Subalit hindi ito dahilan, Panginoon, upang kalimutan at i-ignore namin, Panginoon, ang iyong mga itinuro sa amin upang ma-fulfill, Panginoon, sa amin ang iyong plano sa aming buhay, that we will live a life of contentment, satisfaction, and productivity in the Lord Jesus Christ. Salamat muli, Panginoon, sa paalaala mo pong ito. Magdulot nawa ito ng iba yung pagpapasakop at pagsusumikap, Panginoon, na aming masundan ang pagpuprovoke, paggagabay ng Banal na Espiritu sa amin, Panginoon, that we will be surrendering our will to your will and our ways, even to the ways of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, at pinupuri ka namin. Lahat ng ito'y dalangin namin sa dakilang pangalan
ni Kristo Jesus naming Diyos at tagapagligtas. Amen.